Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ano ba yung mga requirements ng mga ex-abroad na gusto mag-apply dito sa Hong Kong. So, bago natin tatalakayin yan, ayan, mag-subscribe muna kayo sa ating YouTube channel. So, ayan, thank you so much guys. So, ito yung mga nagre-request kung ano ba yung mga requirements. Ayan, nabasa ko lang din to sa mga nagpo-post na mga agency. Ayan, ang nire-recommend kong agency sa inyo ay yung Maris Manpower Services. Ayan, sa yan, lagay ko ulit dyan sa comment section yung kanyang address. So, ito yung mga requirements ng ex-abroad. So, kailangan, syempre, 24 to 42 years old. So, mas, pero meron akong nirecommend doon na 43 years old. So, 43, 44, ganun. Pero pag ganun na, medyo, hindi naman alanganin, pero meron pa rin naman kukuha sa inyo, pero yun nga lang, sila ay on call lang. Pero yung mga bata na dinala ko talaga sa Maris na may experience na, on the spot sila na hired nung interview. So, pag 42 years old, okay pa yan. At least, no, kailangan 24 to 42 years old at meron kang valid passport, ayan, tulad din sa first timer, valid passport at least 2 years validity at meron kang 2 years experience abroad, ayan, yung mga nagmi-Middle East, ganyan, malaki yung mga chance nyong makapunta dito sa Hong Kong, no? Kasi sa Middle East, grabe ang trabaho dyan kasi na-experience ko po dyan. So, kung gusto nyong mag-Hong Kong, yun na lang, magkaiba po yung trabaho natin sa Middle East saka dito, no? Mas sa Middle East kasi pwede ka magpahinga ng tanghali, no? Natutulog ka. Yung ibang employer dito, hindi sila nagbibigay ng pahinga, no? Kumbaga, work lang. So, minsan lang naman yung mga ganong amo, pero may mga amo talaga naman dito na mababait. So, ayan, meron kayang experience as domestic helper. So, kailangan nyo rin ng info sheet from POA or TESDA NC2. So, ayan, mag-search na lang kayo kung paano nyo. Actually, yung agency, tuturuan naman kayo kung saan nyo kukunin to, kung mga info sheet na yan. Ayan, sasabihin sa inyo, pumunta kayo dito, sa ganyan-ganyan, kumuha ka ng info sheet mo. So, ayan. Complete vaccine, ayan, with booster. So, wala ding tattoo, ha? Huwag kayong magtatattoo. Pero alam nyo ba dito sa Hong Kong, marami nagtatattoo. So, pero pag nag-a-apply ka, bawal. Yung iba siguro, tinatago na. Pero dito, sabi dito sa Maris, ay walang visible tattoo. So, wala kang sakit, no? So, kailangan healthy ka. And pag gusto nyong pumunta doon sa Maris na magpa-interview, kailangan maging neat kayo guys at magsuot kayo ng white shirt or white polo shirt. Ayan, walang makeup, kailangan walang accessories, ganyan. Tulad din sa first timer, walang accessories. Ayan, maging simple lang kayo kasi mas gusto ng mga amo yung malinis at simple. So, yun lang guys. Sana nakatulong ulit sa inyo ang vlog na to. Kung nagustuhan mo naman ang channel ko, ang video na to ay mag-subscribe ka na rin para masubaybayan mo yung ating mga video at give me na rin a like and share. Bye-bye!